Magandang umaga po sa ating lahat mga kapony. Welcome po sa ating channel. Ayan, nagbibiyahe po ang team. Papunta po kami ng Mabuhay, Taft, Eastern Samar. Meron tayong mga bagong mission, ang ating patuloy na paglilibot, paghahatid ng pagmamahal, suporta at pagpapangiti sa ating mga kababayan. Salamat po sa lahat ng ating mga kapony sponsors, sa inyong pag-share ng blessings. Merry Christmas! Ilang araw na lang ba? Ano bang 29? Liwas na lang sa 29. Ah, 8 pa lang. So ano na ba ngayon? Mga ilang araw na lang ang Pasko? Wala. Maluwi ah. 23 days before Christmas. Para bumabalik ah. Umuuro ang Pasko. 17 days na lang daw, Kaponi. Gutom na, sir. Gutom na sa biyahe. Ayan, shout out sa ating cooking driver. Ayan. Oh. Beautiful. Ayan. Ayan, buti sumama si Kuya Goring, mas mapabilis yung ating mission. Dahil maulan din, kaya nag-ano tayo ngayon, nagpa-aircon sa sasakyan. Ayan, shout out sa ating mga kapuan yung nagbigay ng panggas at pang-snack, Tita Marilu Soriaga. Thank you. Ang pag-ibig ay siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sangipon ng pagparito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakali kami perwisyo, pasensya na kayo, kami namamasko. Thank you, thank you, thank you my good friends, thank you, thank you. Good morning po, Nanay. Good morning po, Sir. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. So, kumusta po? Ano po ang pangalan niyo, Nanay? Ako po, si Cynthia Kusong Gaya. Ilan taon na po kayo, Ate Cynthia? Mag-55 po ako sa July 29. 55? Opo. 1968 po ako. Yung asawa mo nandito? Wala po ngayon dito yung asawa ko, nandoon sa Barangay Dulungan, Basay Samar, kasi dito wala man siyang mapagtataniman, doon kami dahil wala na po ako trabaho. Ako kasi noon po ang naghahanap ng ikabubuhay namin, dahil ang asawa ko wala sa puso yung pinag-aralan, hindi matanggap sa trabaho sa kung saan dahil hindi man siya marunong basa at magsulat. Ang alam lang niya sa bukid na trabaho. Yung pagsasaka, pagtatanim. Opo, pagtatanim. So, dun sa basay, nag-ano siya, nagpa-farming, ganun? Opo, nagtatanim po kami doon. May sarili po kami paya, katulad din po nito, nandoon kami. Anim po ang anak ko, pero lahat na po sila may mga asawa. So ano ang nangyari sa mukha niyo? Ano po ito, inborn ng panganak sa akin. Inborn po yan. Opo, pero habang tumatanda na po ako, mabilis po siyang lumalaki at kumakapal. Tapos lagi na po ako nahihilo, nawawalan ako ng malay. May nagsabi po ng doktor doon sa Maynila, pag nawawalan daw ng oksigen ang utak ko, na kaya ako daw nahihimatay. Lagi ho kayo nahihimatay. Ngayon, lagi na po. Gagaling ko nga lang po sa ospital, sa TAF. Dahil doon ako inatake, nagtrabaho kasi ako bilang magbabantay ng matanda sa TAF, doon sa Pulangi. Inatake po ako doon. Dinala ako sa ospital ng TAP. Ang ayun din ang ano sa akin, nawalan din ako ng malay. Dahil sa sakit kong ito. Dati hindi man po ito ganito. Ayun sa labi. Ito labi at saka ito po, ito. Oo nga. Ano? Minsan may ano na yan dyan na tubig lumalabas. Di dyan.
Pero dati ho, ano yan, ganyan na mismo palaki. Ganyan na po ang hitsura niya, pero manipis lang. Manipis yung parang lang. Make-up lang, walang ano oo, dito oo. Sa ano ko. Kasi sabi ng doktor, paloob daw yung pagtubo niya. Ano daw po yan? Anong sabi ng doktor? Ano, ang sakit daw niya is W-E-S. SW. Sendro, nandiyan po sa... Andiyan yung ano nyo, yung sa papeles nyo? Nandiyan. Sa medical ano. Record. Saan po dito yung ano? Yung finding sa inyo? Ito po yung mga receipt. Si Nanay Cynthia Hunggaya ay 54 years old ka na? Opo, mag 55 ngayon July. Ito po yung bago kong ano sa ospital. Ito po. Kaya nga mga resita na yan, hindi pa po ako nakabili dahil naman po ako pambili ng gamot. Dahil pag binibigyan ako ng mga anak ko, binibili ko managad ng bigas. Kaya yung gamot, hindi po ako makabili. So meron kang resita dito na Omeprazol? Opo, yan. Ito po yung nasa ospital sa top. Tapos Bitahistin 3 times a day. Tapos Ciprofloxacin, Mefenamic, Phospholipid, Lipid. Yan yung kanyang mga kailangang gamot. Tsaka Losartan na Amlodipin dahil high blood nila po ako. Ah, high blood ka din nanay. Opo, at saka mataas daw yung sugar ko. Sabi ng doktor. Pag yung gagaya ngayon, nag-isip ako na umuwalan ako ng ulirat. Ganun po. Ganun po kasi bawal na po ako mag-problema, sabi ng doktor. Hindi ko lang po maiwasan mag-problema kasi bagaya wala na yung ano namin. Kakainin, doon ako nag-iisip, doon naman umaatake lalo na pag hindi ako nakakainom ng gamot. Pag nakakainom po ako ng gamot ko na, yung pang-sisor ko po, dahil may maintenance na po ko sa pang-sisor. Opo, mayroon na po ako dyan ininom. Pag lagi po ako nakakainom dyan, hindi po ako nakakaramdam. Nakalagay dito sa pangunahing suliranin, loss of consciousness. Final diagnosis, hypothyroidism. Ito. Opo, ganun. Sa loob. Sa loob po. Yung dito yun, diba? Dito, pero nasa loob yung nasa loob yung pag ano niya. So, iba pa yung thyroid dito sa mukha mo. Iba pa sa mukha at saka dito. At saka dito sa ano ko, ulcer, iba pa, kumbaga nagsama-sama na sila yung nararamdaman ko. Pero ito, hindi po yan kumikirot yung nandito sa mukha niya? Kumikirot na po ngayon, masakit. Minsan po kumakati. Makati. Na siya. At saka marami na po akong mga bukol-bukol sa mga ano ko dito. Bukol-bukol? Opo, yung mga ganito, ganyan, ganyan. Saka yung dito ko po, mayroon na siya mga naran. Kaya super sakit po yung likod ko. Patingin po ng bukol dito? Ayan po. Oo nga ito. Oo, ayan. Tapos yung dito ko, ayan. Yan. Ito, malaki. Opo. At saka yung dito sa likod ko, kumakati. Siya na makirot. Kailan ho yung last na check-up nyo, nanay? Nung November. Ayan po doon yan sa Manila. Yung dito sa... Yung dito, yung bago. Yung bago. November... Kasi pumasok ako sa kanila. November 11. Opo, yun. Yung dinala ako dyan. So, hindi daw po yan, ano, cancerous nanay? Yun nga po ang inaano doon sa ano na... ano ba ang sabi doon? Yung MRI daw para malaman. Kaso naman po, mahal daw ang bayad noon. Kaya so, hindi po ako. MRI siya. Opo, na CT scan na po ako. Mayroon ako dito niyan, ano, nung CT scan. Nasaan ang CT scan niyo? 2023. Opo. Nung May 6 lang ito, yung kanyang CT scan.
CT scan compression, no evidence of acute infarct, acute intracranial hemorrhage, brain edema. Ito naman po yung, ano ba yung brain edema? Parang may problema siya sa utak. Yung may parang may abnormal sa galaw ng utak niya. Kaya nauubusan siya ng oxygen. Ganun ba yan? Yung nagiging cause ng pagkakadis. Pagkakawala ng ano, ng ulirat at saka seizure. Tapos yung mass lesion. Tapos atherosclerotic vessel disease, EVD. Atherosclerotic vessel disease, soft tissue swelling, left malar and nasal regions. Tapos left maxillary sinus disease. Apat yung kanyang ano. Halos lahat. Lahat na po na akin na. Wala po akong bisyo. Puro lang trabaho. Trabaho lang. Hindi pag-inom, pag-lasing, pag-sagarelyo, hindi ko po yung ginagawa. Trabaho lang talaga ako. Trabaho pa lang. Pagbilang katulong lang po. So, lahat ng sweldo ko, bimigay ko sa asawa ko kasi nga, papagawa itong bahay ko. Buti ano nagawa ko, yung bahay nyo na hollow blocks. Pero hindi pa po natapos yan. Ano pa, may mga dingding pa doon. Dahil nagkasakit na nga po ako. So, ngayon, yung pakiramdam mo, ano, nahihilo? Nahihilo ako at saka pagsalita ko, kakaiba na siya. Nakakasagabal sa pagsasalita mo? Oo, yung gusto ko na lang parang matumba, ganun. Yung ano sa labi niya, nakaano na. Wala yan dati talaga. Wala po. Manipis lang po ito. Manipis. Opo. Tumubo na po siya pag mabilis na po ngayon. Tubo niya. Anong sabi at saka hindi na po ako nakakaano dito. Nakakaaninag yung mata ko. Ito na lang. Ito. So, affected na yung mata niyo. Opo. Ito. Ito. Ano na siya. Wala na akong ano. Kaliwang mata. Tagataliin ako po doon sa loob, medyo parang kumikirot na siya doon. Doon sa loob. Yung sabi sa'yo ng doktor na paloob yung ano niyan? Yung... O, paloob daw yung pagtubo, pati yung dito ko sa liing, papunta doon sa loob. Sa loob talaga yung hypothyroidism. Hindi, ito, yung nandito po, paloob din yung tubo. Parehas din, tumutubo sa loob, tumutubo din dito, sa labas. Masakit ho pag hinawakan, hindi naman? Hindi naman po siya masakit, pero may time po siya na makirot yung parang tinutusok siya ng karayong. Yun. Ano ang sabi ng mga anak niyo? Wala rin, umiiyak po sila dahil wala rin naman po sila magawa dahil pares lang ng pangasawa nila, mga mahirap din lang. Pero taga dito rin sila, dito sa mabuhay. Yung iba ko po, wala po nakapangasawa dito. Lahat malayo, dalawa yung pangasawa sa Cebu, dalawa po sa Santa Rita, isa sa Basay. At saka mayroon po ako bago pa lang nakapangasawa. Diyan daw sa Burungan, hindi pa ako nakapunta doon sa kanila. Bago pa lang silang mag-asawa, isa pa lang anak nila. MRI na lang daw ang ano, malaman kung pwede pa siya operahin o hindi. Kung hanggang ano daw yung cancer, yun daw ang gusto. Hindi nila ma-detect ngayon kung cancerous. Kasi need ng MRI. MRI ang need nila. Dahil minsan po pag nakaupo na lang ako, yung nakatingin lang ako sa ano, bigla na lang po ako matutumba. Hindi, kahit mga anak ko hindi ko sinasabi dahil ayoko rin silang mamroblema. Tinitiis ko na lang sa sarili ko. 11 years old pa lang, naging ano na siya, katulong na po ako sa bahay mo. Nag-umpisa po ako sa... Tumanda si nanay. Tacloban. Doon po ako nag-umpisa. Pag-graduate ko lang po ng grade 6. Kasi po, yung mga nanay ko, magulang ko, mahirap din lang naman sila. Kaya ako nagtrabaho agad para maibigay ko sa mga magulang ko. Tapos hanggang nagkapag-asawa ako, ganon din ang nangyari. Sige din ako trabaho. Dahil yung napangasawa ko naman po,
wala naman siyang ano, pagsasabukin lang ano niya kasi hindi siya marunong magsulat, hindi siya matanggap ng trabaho. Pero pag-aral po ang mga anak ko ng high school, ako po ang mag-aral. Hanggang high school hanggang pinag-aral. Opo, hanggang ngayon na yung bonso ko, grade 12, nakatapos yun siya. Mm-hmm. Meron pa akong isang anak na lalaki na kapag tapos po siya ng electrical sa Cebu. Habang nagkakatulong ako doon sa Cebu, nandoon din siya, ang mga anak ko nag-aaral. Nag-aaral sila ng ano kasi yung ama nila walang pinag-aralan, ayoko magaya sa kanila. Ikaso na kapangasawa sila na pares nilang sa akin mahirap, yun din ang ano. Dahil hindi sila nakapagtapos ng mataas hanggang high school lang. Hanggang high school lang yung nakayanan. Tawa na ang Diyos, matatalino talaga ang mga anak ko. Wala lang pang-aral. Lalo na po yung pangalik kong anak. Yung si Mayra kong gaya, matalino po yun. Kaya lang wala akong naipang tusto sa pag-aaral niya. Bakit kailangan doon sa Basay kayo magtanim? Pwede naman dito sa Mabuhay. Kasi po dito, nung nagtatanim kami dito, nababaha. Wala. Dito? Opo, nawala na ano yung mga tanim namin. Ano yun? Malawak na taniman ninyo doon? May, opo, pero sa ano din lang yun, yung nakikisaka lang. Nakikisaka. Hindi sa asawa ng anak ko, hindi. Yung Basay, malayo yun, mula dito. Opo, mga... Magkano yung pamasahe pagpapunta doon? Pag ano ko, ano, 250. Ano yun? One way? One way. 500. Opo, balikan. Ilang oras po? Mga tatlo. Tatlong oras. Tapos yung produkto ng Amster mo, doon na rin binibenta? Maupo po doon. Mga gulay. Yung kamuti namin at saka kamuting kahoy, hindi pa na kukuhaan ngayon kasi bago lang magtanim. Doon siya makakahingi ng tulong. DSWD province. Para ma-process, makahingi siya ng MRI. Ganun ang magiging procedure niya na, nai sana makaan tayo. Kasama ka sa Burungan kung meron kang time. Kasi malayo itong lugar nila. Malayo. Okay naman yung maglalakad na lang yung pupunta doon. Ah, hindi na kasama si nanay, pwede. Kasi baka doon matumba si nanay, delikado. Lagi ka bang nahihilo? Ngayon madalas ka matumba. Hindi katulad noon. Nawalan talaga ako ng mali. Siguro ano to, connected sa ulo niya, sa utak. Ano? Kasi may talaga yung doktor, brain edema. No? Pag nawawala rin ng oxygen yung dito ko, sa utak, doon tayo na ano. Ang mahirap kung magsabay daw, kay mamamatay na daw ako. Pag magsabay ang oxygen sa utak at saka sa puso. Kasi yung dito ko daw, mayroon ang kakatakot. Ang umano dito sa puso ko nga dito. Yung sa hypothyroidism. Ano, may tim kahilingan ngayong Pasko, nanay? Kahit ano lang, bigay ng Diyos yung lang, ano ko dahil sana maano lang, mabuhay pa ako para sa mga anak ko. Kahit duktungan lang yan ang konti, magkabiling ko lang, kasi mga anak ko, hindi pa kami nagsama-sama ng buo, laging kulang. Bakit siguro, po? Kasi may mga trabaho po sila. Sana mabigyan ng pagkakataon na magkasama-sama kayo, mga anak ni Nanay Cynthia. Oo nga po, sana. Kaso lang wala dahil yung anak kong bunsong babae, nandoon kina doktora sa Quezon City, hindi rin makakauwi ngayong Pasko. Dahil may alaga siyang, yung inaalagaan kong bata, siya na ngayon nag-aalaga doon nung inatake ako. Doon sa Quezon City. Doktor din kasi ang amo ko doon eh, sa Quezon City. Kaya lang gusto ng mga anak ko na iuwi ako. Kaya
pumayag yung amo ko rin na makauwi ako dito sa mabuhay. Bago ka lang dito, nanay, sa Eastern Samar? Noong July po ako nandito. Noong July lang. July pero lang. Doon sa Manila, na-check up ka na din, ano? Opo, doon sa ano? Doon sa Quirino Hospital. Kasi doon nagtatrabaho yung doktor kong amo, babae. Anong Quirino. Sabi nila doon sa'yo? Yun nga, ang ano, nung isitiskan ako. Para siyang ila, ano? Ila nga po. Pero may ada, parang may dahit. Parang po. Nabuhay siya. Nabuhay, buhay. Buhay na ila. Pinaglihi baboy. Pinaglihi ka ng baboy? Grabe ng nanay ko, baboy yung uso. Daw, pero hindi ito mak, ano noon. Hindi siya masyadong makapal. Oo, mag ano lang siya, parang make up lang siya lang. Noon, pantay lang. Ano bang tawag sa ila sa Tagalog? Nunal. Balat. Balat. Nunal. Balat. Aron mait. Balat. Balat yung sa'yo, balat na buhay. Ganun. Balat daw na buhay. Tapos nagkaroon ng komplikasyon sa ayun ano. Ayun na, marami nang nagkaano-ano. Daming ano ni nanay, impression dito sa kanyang hypothyroid pala. CT scan. Pero nanalig lang ako sa Diyos. Sa Diyos lang ang ano ko. Picturean ko itong ano mo, nanay, no? Search ko kung anong ibig sabihin nito. Yung impression niya. Galing pa kaming Burunggan, talagang sinadya ka naming puntahan kasi maraming salamat po. Nakikita natin na talagang kailangan ni nanay ng agarang gamutan or kung ano man. Mula pagka-umpisa, pagka-pulot kay Deb, sinubaybayan ko na yun siya. Hanggang ngayon, opo. Hanggang ngayon. Hindi lang ako makapaano sa inyo, makapalo pag wala po ako, Lord. Salamat po ano sa inyong support sa amin, Sir Tekram. Opo. Baka meron kayong mensahe kay Sir Tekram, mapanood niyo itong ating video. Sir Tekram, sana po kung ano ang itutulong niyo sa akin, tulungan niyo po ako. Gusto ko pa pong mabuhay. Malakas pa po ako kung kainom ako ng gamot. Gusto ko pa pong magtrabaho. Opo, bilang isang katulong. Marami pong salamat. Talagang taga-subaybay yan si Nanay Saint John, Sir Tekram. Tsaka sa ating channel din. Lagi kong nababasa sa pangalan niya. Kung meron nga lang tayong malaking community at saka channel na kayang sustentuhan yung mga kababayan nating may sakit, diba? Why not matulungan natin? Malay natin mapanood to ni Sir Tekram at makita ang kalagayan ni Nanay. Mag-pray ka lang, ano. Lagi po ako nag-pray. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kahit kay Dave, nung ano siya, pinag-pray ko siya. Na sana maano ang buhay niya. Maganda na ang buhay ni Kuya Dave ngayon. Yun, maganda na, opo. Kaya maraming luha din po ang umano ko doon sa kanya nung bata pa siya. Madami kang na luha. Nalanglang na luha, opo. Sa kalagayan ni Kuya Dave dati. Ayan, shout out po sa lahat ng mga nagmamahal kay Kuya Dave. Ito po ang kailangan ni Nanay, bilhin na gamot ka po ni yung Omeprazole at saka Betahistine, Ciprofloxacin, Mepinamic at saka Phospholipid. Ayan, para makabili ka nitong gamot mo, ano? Meron tayong ipapaabot na pagmamahal galing sa ating sponsor. Meron tayong anonymous sponsor from Singapore. Ayan, Singapore with Love, pinapabigay po sa inyo 2,000 pesos. Marami pong salamat. Kung sino ka man na nagbigay, Diyos na lang ang bahala sa iyo magbigay ng grasya na mas marami pa dito. Maraming salamat talaga sa inyo. Tapos ito galing sa Team Pony Blessing sa'yo para makadagdag. Para sa Team Pony, marami pong salamat sa inyong tulong sa akin. Sana lumawak pa ang inyong channel para marami po kayong matulungan. Lagi ko po kayong pagdadasal. Na sana umano pa ang ano nyo, managdaga ng mga followers ninyo.
Thank you, Nanay, sa inyong pagmamahal at panunood sa ating channel, sa mga videos natin. Pagdadasal ko po kayo. Salamat. Sana umano pa yung mga ano nyo. Marami pang mga followers na mag-follow sa inyo. Madagdagan pa ng maraming marami. Mag-pray ka lang, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Malay natin, may mga maraming mga kapanood at may mga kapuni tayong mahabag sa kalagayan nyo, eh mabigyan kayo ng pagkakataon na maipagamot ng tuloy-tuloy, lalo na yung MRI at saka yung iba pang kakailanganin niya. Marami po salamat. Nakakabilib yung ganitong nanay kasi tingnan nyo, 11 years old pa lang nagpakatulong siya hanggang sa nag-asawa na siya, nagkapamilya, nagkaanak. Hanggang ngayon, 54 years old. Hanggang nagkaroon po ako ng apo. Ng apo. Natigil lang ako nitong July lang. Nitong July ka lang nag-stop ng pakatulong? Opo, patulong nung July lang. Ang tagal ng panahon, ano? Kahit po buntis ako noon, tumitigil lang po ako pag mga anak nga. Pag ang bata, pwede ko nang iwan. Nagtatrabaho na naman ako so bilang katulong para makapag-aral ang mga anak ko. Yun ang ginagawa ko. Mahirap ba naggawain yung pagiging katulong, tag-alaga? Hindi ko naman po mahirap. Parang nag-enjoy pa nga po ako ng trabaho sa bahay. Lahat ng trabaho sa bahay. Magluto, maglaba, linis, alaga ng bata, alaga ng matanda. Opo, nag-all around po ako ng trabaho. Sa Quezon City, nag-all around po ako. Talagang ganun si Nanay. Marunong po ako magluto dahil nagtrabaho po ako sa kantin dyan sa Tacloban. Pagdadasal ko po na sana umabigyan pa ng buhay ko para makatulong din ako sa iba. Dahil dati marunong po ako mag-massage, mag-hilot. Basta lahat po ng trabahong marangal, ginawa ko yun para ikaw sa ikabubuhay ng pamilya ko. Mag-enjoy lang sila sa trabaho nila bilang katulong dahil nakakapagbigay din yun ng sa atin, sa mga kagaya nating katulong. Maging tapat lang sila sa mga amo nila para totoo. Bigyan sila ng Dahil ako, matapat ako sa mga nagiging amo ko. Maraming akong naging amo. Mula Cebu, Manila, Borongan, Dolores. Talagang. Nag-ikot ko po. Ang hindi ko na lang na doon sa Mindanao. Sa Mindanao. Malayo pero, na Mindanao. Galing ni Nanay. Palakpakan kay Nanay sa kanyang dedication bilang kasambahay. Pati matatanda, nag-aalaga ka din. Opo, pati matatanda. Lalaki at babae, nag-alaga po ako. Kumbaga sa abroad to, madami nang kita si Nanay. Doon sa Loyola Heights, Quezon City. Kasi caregiver. Opo, doon kina Senyora Tise. Nag-alaga ako hanggang sa mga namatay na sila. Opo. Meron pa nga yan nakasambahay na pag ano ka talaga matagal na sa kanila, bibigyan kanila ng property. Nag-alaga po ako sa Cebu, naging yaya po ako doon. Pumunta na sila ng Amerika, binigyan nila ako ng 30,000. Wow. Paano nila sa akin kay Cindy, ang apelido nila, Quijano. Quijano. Quijano, Cindy Quijano yung babae. Yung lalaki... Matagal na yun. Mga 2016-15, ganun. Matagal na pala. Opo, doon. Basta maging tapat lang sa tapat lang amo. Sa mga giging amo. Oo. Yun lang ang puhunan ko talaga sa pagtatrabaho ko. Yun lang ang nagagawa ko. Yung kahit wala dyan yung amo ko, nagtatrabaho ako. Ginagampanan ko ang bilang katulong. Hindi po ako nagdidiyo. Hindi po ako nag-deo para maglabas-labas, hindi. Sa bahay lang po talaga ako. Makakalabas po ako kung isinasama nila ako ng mga amo ko. Ang sweldo ko, walang bawas, ni piso. Ipabinabigay ko dito sa asawa ko, papagawa ng pagbahay, tapos papaaral. Dahil siya ang bali, hindi po ako nagtatampo sa asawa ko na ako ang nangita ng pera. Kasi siya naman po ang gumagabay ng mga anak ko.
ako lagi ako sa wala dito sa bahay. Pero lahat ng sweldo ko binibigay ko sa kanya. Maliban doon sa napag-aral mo yung mga anak mo, tapos na alalayan mo yung sa pagkain, wala ba kayong nasave ng asawa mo? Wala po. Kasi mura man lang po ang sweldo ko noon. Ay, yung dati. Yung mga dati ko, mura. Mag-umpisa po ako magtrabaho, 50 pesos ang sweldo ko. Isang buwan? Isang buwan. Grabe. Yun. Pero dati malaki na yung 50 pesos, di ba? Hanggang ngayon, yung hanggang last kung napagpaano, ang sweldo pasahod sa akin, 7,500. Yun yung pinaka itong pinaka last ko na po. Oh, from 50 to 75, talagang malawak. Mahabang panahon ang ginugulo niyo sa pagtutulong. Nagtrabaho ako dyan ilang araw lang, mga 8 araw lang dyan sa Pulangi, Barangay Pulangi, tapos Rizama. Inatake din naman ako. Kaya po ako noon nagtrabaho dahil gusto ko sana ma-suportaran yung gamot ko. Yung gamot mo. Oh, dahil nahihiya ako manghingi sa mga anak ko dahil naaawa ako sa kanila. Okay. Kaya gusto ko sana na makabili ako, nagtrabaho ako. Kaso lang, minalas ako, inatake na naman ako. So ngayon, hindi nyo na kaya magpakatulong? Parang hindi muna ngayon kasi nga dahil sa ano ko. Pero sa kapag, karamdaman nyo. Oo, kapag makainom ako doon sa gamot. Kasi nung lagi ako nakakainom ng gamot, parang malakas po ako, wala po ako nararamdaman. Kailangan nyo ng itong mga yun resulta. Lang. Kailangan talaga i-maintain yung mga resulta. Kasi pag nagtatrabaho po ako, nalilibang po ako, hindi ako nakakapag-isip. Kaya lumalakas yung dapat katawan ko. Dapat masaya yung aura lagi niya. Masaya yun ang ano sa akin ng doktor. Ano, kasi pag once na lulungkot, doon siya nawawala ng oxygen siguro. Doon, ano, pag nalulungkot ako, pag masaya, parang wala akong nararamdaman na sakit. Dapat lagi kayong masaya pala. Yun. So masaya kayo ngayon na nandito kami? Opo, masaya po ako. Kaso lang po ngayon, wala po ako may papakain sa inyo. Ay, hindi na po kailangan. Wala po akong bigas pa. Nangingilang okay po ako ng sa nanay ko, wala kayo. Wala po ako mapapakain sa inyo. Wala po yun. Medyo ano na kami, mga bigatin. Lalo na ito, bigatin. Joke lang po nanay. Opo, no? Basta huwag mo nang isipin, maging happy ka lang. Yan. Maraming maraming salamat sa ating sponsor from Singapore. Thank you so much po sa pagmamahal at sa lahat ng ating mga Kaponi family. Kaponi family sponsors na walang sawang nagpapaabot ng tulong, nagbe-bless sa mga kababayan po natin. Ayan, panibagong mission, panibagong beneficiary naman po ang nabisita natin. Naway, sabi ni nanay nga, lumawak pa ito para sa mga kababayan natin dito sa Eastern Samar. Thank you at God bless you. Babalik na lang ulit kami. Opo, marami pong salamat. Opo, marami pong salamat. Nanay, sorry basta po, wala akong may papa-snack man lang sa inyo. Okay lang po. Opo. Walang problema. Itabi mo lang itong mga ano, papilis. Opo, no? Kakailanganin natin yun pag once maano na, ano tayo ng pondo para sa iyo. O sige ha, nanay. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye. Mag-iingat ka palagi. Bye-bye. Opo.